So, next po natin on close transaction through online is to si Ma'am Ella. Ayan. So, si Ma'am, nag-inquire po siya last May. So, medyo matagal, nag-advance inquiry lang po siya. So, nung nag-inquire po si Ma'am, ganun ulit. Siyempre, yung automatic reply natin, nandun agad yung mga contact numbers natin. So, once po talaga na-interested si customer, magbibigay sila ng kanilang mga contact details nila. Tsaka yung parang fifil pa nila yung kalagay dito na ano natin. Yung mga kinukuha natin na details at kung ano yung inquiry nila. So, yun. So, ito nga, dahil si Ma'am, nag-inquire siya, nagbigay siya ng contact number. So, yan. So, na-reply natin si Ma'am sa inquiry niya. So, tapos, sinundan na natin siya nung ito yung mga umbrella na inquiry niya. So, napansin ko po nun since na simula nung nag-reply tayo kay Ma'am. So, yan. Hindi na po siya nag-replies or nag-feedback pa sa atin. So, yung ginawa ko po nito, tinawagan ko po yung contact number na binigay niya. So, nung tinawagan ko po yung number na binigay niya na sinabi niya po sa amin na nag-advance inquiry lang po siya, papa-approve pa lang po niya, or magpagde-decision na to lang daw po nila. Kasi po, yung event po kasi talaga nila is for August pa. Actually, yung event po nila is August 31. So, yan. Nung August 19 nga, nag-follow up siya, or siguro nakapag-decide na sila ng mga i-order nila. So, napag-decisionan po nila is yung umbrella. So, yan. So, request siya na pwedeng magpa-layout sa payong. So, yan. Siyempre, pwede po siya magpa-layout sa atin. Bali, yung transaction na minimum nito, sumabot siya ng 3 days. Hindi po kasi siya talaga yung nagde-decide. So, once na nagbigay kami ng information or yung mga tinatanong po niya, nire-relay din po niya or nire-rely din po niya dun sa pinaka-head nila. So, kung napapansin niyo po yung conversation namin dito is medyo hindi siya ganun ka yung sunod-sunod po kasi ganun din po chat or sa page and then call yung ginagawa namin dito ni Ma'am. Lalo na po pag ano po. Gusto ko po kasi talaga yung mas mabilis kaya gusto ko sana tawag talaga sa mga customers. So, yun yung price ng payong. So, binigyan na rin natin yung price kasi sa kanya na tumawag siya. Binigyan na rin. So, yun po. Ang napapansin niyo po, diretso na po tayo dun sa mode of payment. Kasi po, yung mga tanong niya po, sinagot na po natin through call. So, nag-agree na po siya dun sa price. Tapos, actually po, gusto ko rin po talaga siyang tawagan that time. Kasi nga po, nasabi niya po is 31 po yung event nila. And then, siyempre, pag umbrella po is sa head office pa po natin ito pinapagawa. Delivery po namin August 25. So, gusto ko po sana talagang ma-push para hindi po mag-ahol sa oras. At hindi na rin po masayang yung delivery natin. Kasi para masabay na po siya sa delivery. So, yan. Tinawagan ko na po siya that time. Tapos po, yan. Nag-agree na po kami dun sa days, lead time. Sabi ko nga po, mahabot siya ng 25 pag makapag-settle na po siya agad ng orders nila. So, yun. Sinenda namin sa kanya yung mode of payment. So, yung napili namin nga dito is GCash. Nag-inquire siya ng 19. So, yung 20. So, sinend natin yung payment sa kanila. So, yung layout nila, sinenda na rin natin sila ng layout nila ng 21. So, yan. Naman sa nag-send na tayo ng layout, makapag-proceed na rin po si customer ng kanyang payment. Medyo nagka-problem lang daw po kasi sa pag-cash in ng customer, hindi siya agad nakapag-bayad ng 20. So, yan. So, yung order na to, nakuha natin. At naihabol naman po sa kay customer. Yan. Okay na po. Thank you po.